Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating series of messages, Make God Your Number One. Hindi lang po for 2021, habang tayo nabubuhay, dapat po, God is our number one in our life. At ang message po natin sa araw na ito, fulfilling your destiny, God's plan, purpose for your life. Ano po ba ibig sabihin ng destiny? It is your appointed or ordained future. Ito po yung itinakda, itinalaga ng Diyos para sa ating kinabukasan. Destiny. It is your appointed or ordained future. Sabi po sa Jeremiah 29:11, napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinasabi po ni Prophet Jeremiah, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sobra buti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At katulad na sinasabi ko, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Plano niya na bigyan tayo ng magandang pag-asa. Plano niya na bigyan tayo ng napakagandang kinabukasan. But God has a greater assignment for us. Meron tayong assignment na dapat po nating gawin. Binibigyan tayo ng assignment ng Diyos para dapat nating gampanan. We have a greater assignment sa Panginoon. At ang katotohanan po, God is perfect. Inilagay niya tayo dito sa mundong ibabaw in a perfect time, in a perfect place to fulfill your divine purpose and to fulfill our destiny. Sa ayaw mo at sa gusto, ang bawat isa sa atin ay may patutunguhan. At ito po ang nakita ni Apostol Pablo. Hindi lang tayo valuable the eyes of God. Hindi lang tayo mahal ng Diyos. We are God's workmanship. At sinasabi po ni Apostol Paul sa Ephesians 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Tagalogin po natin para mas maganda po. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya'y nating lakaran. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang valuable tayo, tayo po ang pinakamahusay na gawa. Tayo po ang obra maestra ng Panginoon. Ganyan, kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Tayo po ay workmanship ng Panginoon. Kung titingnan po lang natin, kung hindi po tayo mahalaga sa ating Panginoon, kundi tayo importante sa harapan ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ito'y sinalita niya lamang. At sinabi, magkaroon ng liwanag. At sinabi niya, magkaroon ng kalawakan. At nagkaroon niya ng kalawakan. Ngunit, nung nilikha niya ang tao, ito'y obre maestra ng ating Panginoon. Nilikha niya ng tao mula sa alabok, hiningan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Ganyan kabuti ang Panginoon sa atin. God has prepared a destiny for us, a destiny that God's prepared before the foundation of the world. Ulitin ko po. God has prepared a destiny for us, a destiny that God's prepared before the foundation of the world. Ito po nakakalungkot. Many people aren't aware for God's purpose, plans for their life. Nakakalungkot po. Marami ang walang kamalayan sa purpose at plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi nila alam kung bakit sila naririto. Hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay. Meaning they are purposeless. Purposeless life. Hindi nila alam bakit sila naririto. Walang layunin ng buhay. But today, ito po ang magandang titingnan po natin sa umagang ito. Today we are looking how to fulfill our destiny, God's plan,
God's purpose for our life. Yan po ang titingnan po natin sa umagang ito. Paano natin mapupulpil ang destiny, ang bukas na ipinangako sa atin ng Diyos, ang magandang plano at magandang purpose sa buhay ng bawat isa. At meron tayong tatlong bagay na titingnan, tatlong bagay na dapat nating maunawaan to fulfill God's purpose, to fulfill God's plan in our life. Three things we need to understand. Number one po, you were born to fulfill an eternal assignment from God. You were born to fulfill an eternal assignment from God. Tayo nilikha ng Diyos para tuparin natin ang eternal assignment na nais na ipagawa sa atin ng Diyos. All of us were born for a purpose. Lahat tayo nilikha para sa isang layunin. We are not accident. Hindi po tayo aksidente. God created you for a purpose. You are created for God's pleasure. Ikaw'y nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. Hindi tayo nilikha ng Diyos para lang kumain, matulog, maghanap buhay, at magkaroon ng maayos na pamilya. God has much better plan or deeper plan and purpose in our life. At para lalo natin maunawaan ang assignment na pinagagawa sa atin ng Diyos, umpisahan natin sa Diyos. Dahil Siya ang may lalang, Siya ang may likha sa atin. We need to start from God. Kaya sabi po sa John 1:12, but as many as received Him, to them, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Ulitin ko po. But as many as received Him, to them, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Ito pong susi to become children of God. Ito pong susi to become followers of God. Itong susi to know the plans of God, the purpose of God in our life. Kailangan po natin receive Jesus. Kailangan natin to know Jesus. Kailangan natin to believe in His name. At kayo po sa mga oras na ito, to fulfill an eternal assignment from God, ito po ang kailangan natin. To know Jesus, to know God. At sa mga oras na ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya at yung mga bagong nanonood, mga first-timer, ito na po ang pagkakataon upang magampanan natin ang assignment na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kailangan manahan Siya sa ating puso. Kailangan maghari Siya sa ating puso. All we need is to receive Jesus. Kaya inanyayahan ko po kayo sa mga oras na ito. Buksan po natin ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Aminin natin ang ating kahinaan. Aminin natin ang ating kasalanan sa ating Panginoon. At sabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Buksan po natin ang ating puso. Sabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa ginawa mo sa cross sa Kalbaryo. At sa mga oras na ito, hindi po kami aksidente. Kami po'y mahal na mahal mo. Panginoong Jesus, buong puso't kaluluwa, tinatanggap ka namin bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang hari ng aming buhay. At sa aming pagtanggap sa araw na ito, Panginoong Jesus, simulan mo sa aming puso na pagharian niyo po ang aming buhay. At sa paghahari niyo po sa aming buhay, Panginoon, lubos ka naming makilala. Lubos ka naming mapaglikuran. Maraming maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa amin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Nung tinanggap po natin ng buong puso po ang ating Panginoon, Siya po ay nananahan sa ating puso. At ang nais Niya, paghariin Niya ang ating buhay. At makita po natin ang magandang plano at purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa to fulfill your destiny. At ito rin po ang nakita ni Apostol Pablo. Kung paano niya naunawaan ang kaligtasan,
kung paano niya naunawaan ang kahalagahan na makilala niya si Kristo. Sabi po sa Philippians 3, verse 7 to 11, I once thought of these things were so very important. Iniisip ni Apostle Paul na lahat ng bagay na meron siya ay napakahalaga para sa kanya. But now, I consider them worthless because of what Christ has done. Binibilang niyang walang kabuluhan nung nakilala niya si Kristo. Yung ginagawa ni Kristo para sa kanya. Yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus my Lord. I have discarded everything else, counting it all as garbage. I have Christ in my life. Inari niyang kalugihan, inari niyang basura ang lahat ng bagay, makilala niya lang si Kristo. Ganyang kahalaga nung si Kristo sa buhay ni Apostol Pablo, at dapat din bilang Christian, bilang followers of Christ, dapat makita rin natin ang kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay. And become one with Him. I no longer count on my own goodness or my ability to obey God's law. But I trust Christ to save me. Pinagkakatiwalaan ko ang Diyos na nagligtas sa akin. For God's way of making us right with Himself depend on faith. As a result, ito po ang resulta. I can really know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Kita niyo po nung nakilala niya si Kristo. Naunawaan niya, na-experience niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon na namatay at muling nabuhay. I can learn what it means to suffer with Him. Natutunan niya ang paghihirap. Nakita niya ang paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Sharing is dead. And so that somehow I can experience the resurrection from the dead. Kung titignan niyo po si Apostle Pablo, highly educated person. Siya po isang lawyer, napakatalino niya. Pero nung na-encounter niya sa Damascus encounter si Jesus, nagbago totally ang kanyang buhay at siya po ay naglingkod sa Panginoon. Sinikap niya ang assignment na pinagagawa sa kanya ng Panginoon, ay magawa niya. Ang will na pinagagawa sa kanya ng Lord, ito po ay makamtam niya, mapagtagumpayan niya, magawa niya sa tulong at biyaya po ng ating Panginoong Jesus. To know God's will is a great knowledge, but to do God's will is the greatest achievement. To do God's will is the greatest achievement. You were born to fulfill an eternal assignment from God. Number two po, na nais na ipagawa sa atin na dapat natin maunawaan. Your assignment is not your decision. It is your discovery. Ang pinagagawa sa ating assignment ng Diyos, hindi po ito decision natin. Dapat ito ay tuklasin natin. We need to discover our eternal assignment. At makakamtam lang po natin ang mga bagay na yan as we walk in obedience to the Lord. As we walk obedience in the Lord. Kapag tayo lumalakad na may pagsunod sa ating Panginoon. And through the power of the Holy Spirit na nananahan sa ating puso. And through the Word of God. Through the Word of God. Upang makita natin ang mga bagay na ito, upang mapulpil natin ang assignment na pinagagawa ng Diyos sa atin. We need to walk in obedience to the Lord. We need the communion of the Holy Spirit. We need the Scripture. Kaya kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, mahirap po natin sundin ang nais na pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 1 and 2, ito pong sinasabi po ng Panginoon, if you fully obey the Lord your God, hindi lang po obey, fully. If you fully, ibig sabihin buong puso, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations
on earth. And these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord, your God. Hindi po madaling sundin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi po madali. Imposible na masunod po natin. But the grace of God, the love of God from us, the communion of the Holy Spirit, at ang ginawa ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, we can make it. Magagawa natin ito. Walang imposible. Kung tayo patuloy na susunod sa magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So we need to discover our assignment na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Ano nagiging sagabal? Ano nagiging obstacle? Ano nagiging hindrance for your destiny? Ano nagiging sagabal? Number one pong hindrance, unclear purpose. An unclear purpose. Hindi maliwanag na layunin. Hindi mo alam kung ano meaning ng buhay. Hindi mo alam ang purpose ng buhay. Hindi mo alam bakit ka naririto. Unclear purpose. Alam niyo po itong katotohanan. The greatest tragedy in life is not accident. The greatest tragedy in life is not death. The greatest tragedy in life is life without purpose. Mabuhay ka man ng matagal na panahon. Mabuhay ka man na 80 years old. Kung wala namang layunin ang iyong buhay, ito po ay isang trahedya. Without purpose, life has no meaning. Isa sa nakadi-discourage sa mga pastor. Isa sa mga nakaka-discourage sa mga pastor, hindi lang po sa HTBC, kahit sa maraming mga churches, isa sa mga nakaka-discourage sa mga pastor, kapag nakakita sila ng purposeless Christian. When they see a purposeless Christian, they don't understand their purpose, they come and go sa church. Sila ay nagpupunta every Sunday sa church, sumasamba, nagpupuri, nakikinig ng salita ng Diyos. At pagkatapos, kakausapin pa nila ang pastor. Pastor, napakaganda po ng message nyo. Nakaka-bless. Ganun na lang. Pagkatapos, ito na naman ang Linggo, sasamba, magpupuri, makikinig ng salita ng Diyos, mabe-bless na naman. Paulit-ulit na lang, they have unclear purpose. Walang commitment, hindi bahagi sa anumang ministry, hindi bahagi sa care group, walang bahagi sa plano at layunin ng Diyos. At ito po nakita ni Prophet Isaiah sa Isaiah 49 verse 4. I have labored for no purpose. I have spent my strength in vain and for nothing. Tagalogin po natin. Ngunit aking sinabi, ako'y gumagawang walang kabuluhan. Ginugugol ko ang aking lakas sa wala at sa walang kabuluhan. They come to church for no purpose. Their life is not driven by eternity. Hindi nila alam ang magandang plano ng Diyos sa buhay nila. Hindi nila alam ang napakagandang ipinangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi nga niya sa 1 Corinthians 2 verse 9, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isipan ng tao ang napakagandang lugar na ihanda ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung ito'y nabubuhay lang sa kanila, yung eternity, yung huling hantungan ng ating buhay, kung ito'y mauunawaan lang ng Panginoon, kung ako pala'y mamamatay at ako'y tapat na naglilingkod sa Diyos, etong lugar na aking pupuntahan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni narinig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isipan ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Mga minamahal ko, ang buhay natin ay hindi tungkol sa atin. Ang buhay natin ay tungkol sa Diyos na lumikha sa atin. Hindrance to our destiny, an unclear purpose. Anong susi para magwapo natin ang mga bagay nito?
Find my passion. Find my passion. Know your passion. Find your talents. Find your gifts. Find your purpose. Hanapin niyo ang mga bagay na yan. Alamin mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Alamin mo ang takbuhin na pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. At makakamtam lang natin yan kapag tayo nakikipagtakbo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ito ang naunawaan ni Apostol Pablo. Ito ang prayer ni Apostol Pablo sa mga tao. Itong prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. At ito rin ang prayer ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Sabi niya sa Ephesians 1, 17 to 19, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ito ang prayer ni Apostol Pablo. At dapat maging prayer din po natin bilang tayo ay sumusunod sa apak ng ating Panginoong Jesus. May give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Tayo po, hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa because of our sin. Wala tayong wisdom, wala tayong revelation na nagmumula sa ating Panginoon. Ngunit kung tayo mananalangin, katulad ng panalangin ni Apostol Pablo, nabigyan tayo ng spirit of wisdom because ang Diyos na ating sinasamba ay Espiritu, ang ating spirit man at ang spirit ng Diyos ay magkaroon ng connection para bigyan niya tayo ng spirit of wisdom and revelation. Revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of His calling. Ang mata ng ating pangunawa ay liwanagan ng Diyos. Na makita natin ang pag-asa ng pagkatawag niya sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa ay tinawag niya. Ang bawat isa ay pinili niya for a great purpose. Ngunit because of our sin, dahil sa ating kasalanan, because of out-focus, napopokus tayo sa maraming bagay, sa ating pagpapamilya, sa ating paghahanap buhay, sa pag-ayon natin sa takbo ng sanlibutan nito, cares of this world, na out-focus tayo. And we need spiritual, spirit of understanding and revelation na nagmumula sa Diyos. We need to pray for that. The eyes of your understanding being enlightened. Dapat maliwanagan natin to fulfill our destiny, God's plan and purpose in our life. The eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power. Napakaganda ng plano ng Diyos po sa buhay ng bawat isa. Napakaganda ng purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ito po inakita po ni Apostol Pablo. Dual objectives. Dual objectives. Ang purpose ng Diyos na makilala natin si Kristo ng lubusan at kumilos sa atin ang napakadakilang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Dual objectives of their knowing Christ and understanding God's purpose and power in our life. Ang susi, find my passion. At pangatlong assignment, your assignment will require your total focus. Total focus. Bakit total focus? Why it is important na tayo po'y totally nakapokus sa assignment na pinagagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Because it is our design assignment from God. Itong dinesign ng Diyos para sa tungkuri na pinagagawa ng Diyos sa atin. We need total focus. Bakit total? When things are difficult,
Kapag dumadating tayo sa kahirapan ng buhay, when things are hard, dumadating tayo sa mga problema, dumadating tayo sa bagyo ng buhay, keep your focus. Keep on going. Ito ang katotohanan. When you know your purpose, kapag alam mo ang layunin ng buhay mo, when you know your destiny, ang iyong lalakaran, ang iyong bukas, when you know your eternal assignment na pinagagawa sa iyo ng Diyos, it keeps you focused. Kapag lalong-lalo na alam mo ang commitment mo sa iyong buhay, keep you going, and one day, we will face Jesus. And tatanggipin mo ang putong na inihanda ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya, sa lahat ng gumagawa, tumutupad ng assignment na pinagagawa ng Diyos sa Kanya. At sasabihin ng Lord, come into the joy of the Lord, my good and faithful servant. Tingnan po natin ang eksena. Sa pagharap mo sa ating Panginoon, nakaka-excite po itong eksena na ito. Sa pagharap natin sa Panginoon, libo-libo mga anghel ang nagbubunyi dahil sa iyo. At sasabihin ni Lord sa iyong harapan, come into the joy of the Lord, my good and faithful servant. Sabihin niyo po pa sa katabi niyo, servant, ito po yung gumagawa ng assignment na pinapagawa ng Diyos sa kanila. Ito yung nakita nilang yung kanilang mga passion, gifts and talent na pinagagawa sa kanilang Diyos. Ang libo-libong anghel ay magbubunyi at umaawit sila, hallelujah, hallelujah, to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His God, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Pagharap natin sa Diyos, mabe-very good po natin. Mabe-very good po tayo ng ating Panginoon. Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Pangalawang hindrances to your destiny, neutrality. Hindrances number two to your destiny, neutrality. Ano po ba ibig sabihin ng neutrality? Neutrality. Kung kayo po'y marunong magmaneho, ang sasakyan po pag nilagay nyo sa neutral, hindi po tatakbo. Hindi aabante, hindi atras. Ganun din po ang ating buhay. Neutrality. There's no fire, there's no drive, there's no fashion. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Lukewarm condition. You come and go to church, walang bahagi sa plano at purpose ng Diyos. Ang hindrances to your destiny, lack of commitment. Ayaw mo mag-commit sa nais na ipinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Church, I will challenge you. Ito na ang panahon to know God's plan and purpose in our life. Maikli na lang po ang panahon at maikli na rin po ang buhay natin. Madelay man ang ating Panginoon sa muli niyang pagbabalik, sigurado tayo naman po ay mawawala rin sa sanlibutan nito. Tayo rin po ay mamamatay. Kung titingnan po natin ang ating panahon, tayo po ay nasa huling panahon na. We are in the end times. At ang palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon ay nahayag na po sa buhay ng bawat isa. Nahayag na po sa ating kapaligiran ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin ang mga nangyayari sa ating mga paligid, wars, rumors of wars, digmaan. Kung titingnan po natin ang West Philippine Sea, huwag natin ismulin po yan. Maring dyan po magsimula ang Third World War.
Maraming gustong umangkin ng West Philippine Sea. Pero sabi ng mga Chinese, kanila yung West Philippine Sea. Hindi natin alam ano mangyayari. Maring sa Middle East, magsimula ang Third World War. Isa sa pinakamahirap na bagay na wag po natin dapat madanas. Pamin, alam niyo po, ang kahirapan po ay nakikita na po natin sa ating kapanahunan. Subukan niyong mamalengke. Ang 1,000 niyo, isang maliit na supot na lang po ang laman. Pahirap na pahirap po ang takbo ng buhay. Earthquakes in various places. Bihira po buwan ang walang lindol sa Luzon, Bisaya at Mindanao. At sa ibang bansa, bihira na po ang lindol. Ibig sabihin, malimit na pong lumindol sa ating kapanahonan. At itong pestilence, at sabi nga sa Bible, pestilences plural. Hindi lang po COVID-19. New variant COVID-19 na nagmumula sa Africa. Hindi lang po, meron na rin po ngayon Brazil. Meron na rin pong UK. Hindi po natin alam kung kailan matatapos itong pandemic na ito na tinatawag na new variant COVID-19. Sa katotohanan po, ang ekonomiya ng buong bansa ay baksak because of this pandemic. We are on the last days. Magmula ngayon, today, through the second coming of our Lord Jesus Christ, wala pong warning. Wala pong warning. Ang inilihad lang ng Diyos sa atin ay ating kapanganakan. Ngunit ang ating kamatayan ay hindi inilihad ng Diyos sa atin. So ano po ang dapat nating gawin? We need to prepare. Sabi po sa Hebrews 6 verse 12, tingnan po natin. Then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and patience. Tagalogin po natin. Upang kayo huwag maging mga tamad, kung mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. God gave an example to follow. Kung titingnan lang natin si Apostol Pablo, lahat ng hirap ay tiniis niya. At punong-puno siya ng pananampalataya sa ating Panginoon. Example na dapat nating tularan. The person who understands his purpose and passion, meron po siyang commitment, meron po siyang dedication, at ang resulta, they win the prize. Meron putong po tayong matatanggap. Hindrance number 3 to our destination, an unused talent. Ito po ang isa sa sagabal, isa sa mga obstacle para hindi natin mapulpil ang magandang plano at purpose ng Diyos sa ating buhay. An unused talent. If your talent is unused, you are not effectively fulfilling your destiny. Hindi ka magiging epektibo. May talent ka nga, ayaw mo namang gamitin. May potential ka nga, on and off ka naman sa pagdalo sa charts. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng talent ng Diyos for God's glory. Kung titingnan po natin ang mga talent na yun, magaling ka man maglinis, cleaning ministry. Use your talent. Magaling ka man mag-traffic, traffic ministry. Magaling ka man ngumiti, nandyan po yung ushers ministry. Magaling ka nga magsalita, care group leader or preacher. Magaling kang kumanta, pwede ka sa music team. Magaling kang kumuwenta, magaling ka sa math. Nandyan po ang finance ministry. Use our talent. Use our gift na binigay ng Diyos sa atin for God's purpose. Sabi po sa 1 Corinthians 7 verse 17, each one should live his life with the gifts that the Lord has given him.
Tagalogin po natin. Hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya. At ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos, itong inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. It is a command from us. Inuutos ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya. At ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos, ito ang inuutos ko sa lahat ng iglesia. Anong susi para mapagtugumpayan po natin ang mga bagay na yan? We need to fuel my passion. Pagningasin natin. Pagningasin mo ang iyong passion. Our gifts, our talents na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Bawat isa binibigyan ng Diyos ng isang talento. Use your gifts and talents for God's purpose. At ito po nakita ni Timothy sa 2 Timothy 1 verse 6 to 7. Sabi niya, dahil dito ay ipinapaalala ko sa inyo na pagningasin nyo, pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa inyo sa pamamagitan ng pagpatong ng aking mga kamay. 7. Sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Alam ko, isa sa reason bakit hindi tayo makapag-share ng salita ng Diyos, napipigilan tayo, naduduwag tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Mga minamahal kong kapatid, ito na po ang panahon. Laksan natin ang loob. Hindi naman tayo nag-iisa sa ating mga ginagawa nito sa harapan ng Diyos. Kasama natin siya dahil ito'y pangako niya sa atin na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Ako'y kasama ninyo sa bawat sandali ng inyong buhay. Laksan po natin ang ating loob. Humingi po tayo sa Panginoon ng kakayahan at pagnanasa upang maisakatuparan natin, upang maisagawa natin ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Laksan natin ang ating loob to share the good news about the goodness of God, about the salvation of our God. It is a privilege to serve God. Maniwala po kayo, isang pribileyo na makapaglingkod tayo sa Panginoon. The completion of your assignment is your enemy's greatest fear. The completion of your assignment is your enemy's greatest fear. Alam niyo, yan ang kinatatakutan po ni Satan eh. Kapag natapos po natin ang assignment na pinagagawa ng Diyos sa atin. When we finish our assignment, when you finish your assignment, it brings impact to the kingdom of God. Yun pong katotohan, apakalaki po ng impact sa kaharian ng Diyos. Anong ginagawa ni Satan? So Satan will do everything to disqualify you. Satan will do everything to discourage you. Satan do everything para hindi mo matapos magawa ang assignment na pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Ngunit ito po ang good news. God has a greater plan. God has a greater purpose. Kaya takbo lang. Gawa lang. Gawa lang ng gawa to finish the race. Takbo lang ng takbo to finish the race. At ito nakita ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 9, 24 to 27. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? Ito nakita ni Paul. Lahat po tayo tatakbo. Ngunit isa lang po ang magkakakamit ng premyo. So, run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. Yun po ang katotohanan. Yun po ang literal na nangyayari. Lahat po dinidisiplina nila habang sila po ay nagtra-training. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nagpupuyat. Ang iniinom nila, ensure, para lalong lumakas. Pero
anong prize na kanilang nakakamtam? Isang trophy na after 20 years, sira na, nabubulok na. That paid away. Do you realize that in a race, everyone runs, but only one person get the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will paid away, but we do it for eternal prize. Itong ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, for eternal prize. So I run with purpose in every step. Tumatakbo ako na may layunin sa bawat takbang ko. I am not just shadow boxing. Hindi ako sumusuntok sa hangin. I discipline my body like an athlete. Paano natin dinidisiplina tulad ng isang atleta? Dinidisiplina natin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa patuloy na panalalangin natin sa ating Panginoon. Sa patuloy nating pagpe-fellowship sa ating mga kapatiran. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should do. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Isang napakagandang halimbawa po rito ay ang ating Senator Manny Pacquiao. Kung paano niya disiplinahin ang kanyang sarili sa kabila ng mga birthday, sa kabila ng mga okasyon sa kanilang pamilya, hindi po siya umuwi. Ang training niya po mostly ay sa Amerika. Dumating man ang birthday ng kanyang anak, dumating man ang birthday ng kanyang asawa, dumating man ang birthday ni Nanay Junicia, hindi siya umuwi. Tumatawag na lang siya. Nandun po ang disiplina niya para sa kanyang training, sa kanyang boxing. Isang halimbawa po, si Manny Pacquiao. Pero halimbawa na binibigay po sa atin ay si Apostol Pablo. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. May purpose po at may magandang plano po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Bakit tayo tumatakbo? Because there is a prize. There is eternal prize. We run with eternal motivation. Ang katotohanan po, to fulfill the destiny of God's plan, to fulfill your destiny, God's plan and purpose, all we need is Jesus. All we need is Jesus. Sabi po sa Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ako po ay magtatapos sa isang true to life story. Ito po'y tungkol sa buhay ni John Stephen Aquari. Yan po si John Stephen Aquari. Isang Tanzanian runner. Alam niyo po, ang bansang Tanzanian po, eh, hindi po natin halos kilala. Ito pong Tanzanian, ito po'y isang bansa sa Africa, eastern part of Africa. Ito pong Tanzanian. Si John Stephen Aquari, unang Tanzanian runner na tumakbo po sa Mexico Olympic. Nung una po, siya po ay nangunguna. Ngunit dahil po sa kanyang pangunguna, siya po ay nadulas. Siya po ay nadapa. Kaya kung titingnan niyo po sa picture, punong-puno ang sugat, ang kanyang tuhod. At ang nangyari, bumagal po ang kanyang pagtakbo. Tapos na po ang karera. Nagbibigayan na po ng reward. Nagulat ang lahat nang dumating po si John sa stadium. Sinikap niya po na matapos niya po ang karera sa kabila ng kanyang naranasang hirap sa kanyang pagtakbo dahil na siya po ay nadiskrasya. Sinikap niyang mapagtagumpayan niya po matapos niya po ang karera. At nung nakita niya, at nung nakita po siya ng announcer, sabi po ng announcer, the last runner is approaching.
Nung nakita siya ng mga tao, nagtayuan ng mga tao. At nakita nila si John, tumatakbo na hinang-hina, paikad-ikad, dahil sinikap niyang tapusin ang karerang ipinapagawa sa kanya. Sinikap niyang tapusin. Nanlulupay-pay. At siya po'y naupo. At pinainom siya ng tubig. Kinausap siya ng mga reporter. Sabi ng mga reporter, John, tapos na ang karera, wala nang award, wala nang reward. Bakit ka pa tumatakbo? Bakit hindi ka na lang mag-quit? Pagod ka na nga eh. Ang sabi po ni John, my country did not spend me 7,000 miles around the world to start the race, but to finish the race. My country did not send me 7,000 miles around the world to start the race, but to finish the race. Alam niyo po, sa kabila na nangyari kay John Aquari, tinapos niya ang takbuhin. Katulad din po ng ating Panginoong Jesus. Natapos niya ang assignment na ipinagagawa ng Ama sa kanya. At ang sabi niya, bago siya mamatay, it is finished. Gayun din po si King David. Natapos niya ang assignment na ipinagagawa sa kanya ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Gayun din po si Apostol Pablo. Natapos niya ang assignment na ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoong Jesus sa kanyang kapanahunan. Gayun din po tayo bilang tagasunod ni Kristo. Dapat tapusin din natin ang assignment na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Tumingin po kayo kay Pastor Jun. Ito po ang katotohanan. Walang nanunood sa mga oras na ito na tinawag ng Diyos para lamang magsimula. Walang nanunood sa mga oras na ito na tinawag ng Diyos para lang magsimula. Tinawag ka ng Panginoon to finish the race, to finish well, whether you like it or not. Tingnan niyo ang inyong katabi at sabihin niyo sa kanya, see you at the finish line. See you at the finish line. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po dahil napakabuti mong Diyos. Hindi mo hinayaan na kami po'y mapahamak. Bagkos, sinisikap mo, Panginoon, na maliwanagan po ang aming isipan sa pamamagitan po ng iyong salita. Tunay nga po, kailangan po namin ang spiritual wisdom and revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ang kaliwanagan ng aming mga isipan to fulfill our destiny, God's plan and purpose sa aming buhay. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan at pag-ibig niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin ng maraming bagay, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin po Lord, magbigay din po ng kaliwanagan sa mga taong nanunood sa mga oras na ito, mga taong minamahal mo dahil ayaw mo silang mapahamak, bagkos ang nais niyo po sa bawat isa, makasama po ka namin sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin. Tunay nga po, we are on the last days. Dapat magising na po sa katotohanan na all we need in the last days is you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, niluluwalhati. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord God bless you and keep you. And His face so shine to each and every one of you. His countenance be upon you and bring you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat.